Ito ang dahilan kung bakit ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon para makapasok si Kai Soto sa NBA. Ngayong araw na kasi ang simula ni Kai Soto sa Utah Jazz NBA minicamp na magtatagal hanggang May 31. Layon ni Kai na makakuha ng atensyon dito ng mga NBA scouts para magkaroon nga ng spot na makapasok dito sa NBA. Specifically, posisyon para dito sa Utah Jazz. Sa ngayon kasi ay meron ng pending free agency na big men ang Utah Jazz sa sina Udoka Asubuke at Damian Jones. Pero tinitignan pa rin kasi ng Utah Jazz ang iba pang paraan kagaya nga ng tinatawag nila na mini camp na kung saan magsasama ang iba't ibang players coming from the NBA at overseas kagaya na lamang ng 7-footer na si Kai Soto. Ang mga naimbitahan dito ay previously na nagkaroon ng interest dito ang Utah Jazz. So kung sakali man na ito na nga ang pagkakataon ni Kai para makapasok sa NBA at nakuha nga siya dito ng Utah Jazz, ay automatically marerevoke ang kanyang extension contract dito para sa Hiroshima Dragonflies. At kikilalanin na rin si Soto bilang kauna-unang pure Filipino-blooded na makakapasok sa NBA. Maganda ka nang pumasok dito nga sa mundo puno ng magic at adventure dito sa Genshin Impact. Ito isang napakagandang free-to-play game na pwede mong malaro sa iOS, Android, PlayStation 4 at 5 at maski mismo sa computer. Pwede mong explore ang world full of magic ng solo pero mas maganda rin nakasama ang iyong kaibigan. Ang mas maganda pa nito ay pwede mong i-customize ang iyong mga gears at weapons bilang pagpapakita ng isang unique na player. So handa ka na bang pumasok dito sa ultimate gaming experience sa Genshin Impact na kung saan magdadala sa'yo ng excitement at adventure kasama ng iyong kaibigan? Pero wait, there's more dahil dito sa version 3.7 na tinatawag na Duel the Summoner Summit. Makikilala mo dito ang bagong karakter na si Kirara na kung saan 4-star Dendro character. Ang gusto ko dito kay Kirara ay napakakit niyang tignan at kayang-kaya niya pang protektahan ng kanyang mga teammates gamit ang kanyang shield. Dito pa sa version 3.7 ay pwedeng-pwede kang pumunta sa mga exciting quests plus their super fun events gaya ng Divine Ingenuity, Collector's Chapter, Feast of the Departed Warriors, Feast Trials, Hypothesis at marami pang iba. Pwedeng-pwede mo ring ma-enjoy ang new hangout event dito sa Genshin Impact. So ano pang inihintay nyo, i-download na ang Genshin Impact by scanning the QR code na makita nyo dito sa screen. At kung bagong player ka pa lamang, gamitin mo ang aking promo code para makakuha ka ng 60 Primo Gems. At para naman sa mga existing players ay maaari kayong makakuha ng up to 300 Primo Gems. Dito lamang yan sa 3.7 version update. So ano pang iniintay nyo, i-download na ang Genshin Impact na makita ang link dito nga sa comment section. Kung sakali man na tuluyan na makapasok si Kai dito sa NBA para sa koponan ng Utah Jazz, ay maaari magsama na sila dito ni Jordan Clarkson. Tiyak na mas magiging kaabang-abang na ng manood ng NBA dahil dalawang Pinoy na nagre-representa para sa Pilipinas. Sa loob lamang yan ng isang koponan. Hindi na rin bagong magkakilala ang dalawang player na to dahil minsan na nga sila nagsama para sa Gilas Pilipinas. Pero halimbawa, worst case scenario na mangyayari, wala pa rin magkakaroon ng interest kay Kai dito sa minicamp ng Utah Jazz at hindi nga siya napansin ng NBA scouts, ay pupunta siya at babalik dito sa Japan para maglaro ulit dito sa Hiroshima Dragonflies. At eventually maging parte ng Gilas Pilipinas para sa paghahanda ng FIBA World Cup. Malapit na rin kasi yan at malaking partisipasyon ang gaganapin ni Kai kung makakasali man siya dito sa Gilas. So yun, ano sa tingin nyo ang mangyayari dito sa minicamp ni Kai Soto? Komento lamang iyong palagay. See you on the next one.